Mahigit 80 bagong pisang pawikan ang matagumpay na naibalik sa kanilang normal na tirahan sa karagatan ng General Santos City. Samantala, ibong Adarna at bihirang uri ng squirrel na idokumento sa Mount Apod Natural Park. Narito ang report. 80 critically endangered hawksbill o mga bagong pisang pawikan ang pinakawalan sa karagatan ng General Santos City. Ayon sa DENR, SOC Sergeant, napansin ng ilang empleyado ng oil mill sa Gensan na may mga gumagalaw sa wastewater treatment facility ng pabrika. Nang inspeksyonin ay natuklasan nila ang mga bagong pisang pawikan, kaya't agad itong inireport sa Protected Area Management Office o PAMO ng Sarangani. Ayon sa PAMO, mahalaga na ireport sa kanila ang mga ganitong insidente dahil may tamang proseso na sinusunod sa pagpapakawala ng mga endangered species gaya ng hawksbill. Mahalagaan nila na sa pagpapakawala ng pawikan, dapat ay sinisimulan ito ng 6-10 metro ang layo mula sa dagat at hayaan silang gumapa hanggang sa tubig. Dalawang uri ng squirrels ang naidokumento sa Mount Apod Natural Park sa Cotabato. Ito ang Philippine Pygmy Squirrel at Mindanao Tree Squirrel. Ayon sa DENR, isang patunay ito na ang Mount Apod Natural Park ay pwedeng tirahan ng mga endemic species. Samantala, bilang pagpapatunay pa rin ng malusog na ecosystem ng Mount Apod Natural Park, 2 beses nang nakita sa parke ang ibong Adarna. Kilala ng mga katutubo sa Mount Apo ang Philippine Trogon sa tawag na arak. Nag-iisa itong uri ng trogon na dito lamang makikita sa Pilipinas. Sa Matalam, Cotabato, pinakawala ng DENR sa natural nitong tirahan ang isang batanga reticulated python. Ang reticulated python ay isang uri ng ahas na matatagpuan lamang sa tibok at tibok silangang asa. Natagpuan ito ng isang residente sa highway ng Matalam, Cotabato at agad na inireport sa lokal na tanggapan ng DENR. Karaniwan umanong aktibo at iritado ang mga ahas kapag mainit ang panahon. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.